Kumusta mga brad? Pag-usapan natin kung may katotohanan nga ba na napakadelikado ng Bataan Nuclear Power Plant kung bubuksan muli ito. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang Bataan Nuclear Power Plant ay sinimulan ang construction nito noong taong 1976. Huling inspeksyon ang nasabing planta noong taong 1985 ng IAEA Operational Safety Analysis Review Team o International Atomic Energy Agency, na kung saan ang Bataan Nuclear Power Plant ay pumasa sa safety inspection. Inaasahan sana ito na makakapag-supply ng 623 megawatts na kuryente. Ngunit hindi na ito nabuksang muli nung naupo ang Administrasyong Cory Aquino at sinayang ang $2.3 billion na halaga ng pagpapatayo rito. Ang nuclear power plant na ito sa Bataan ay tinaguri ang kauna-unang nuclear power plant sa buong Southeast Asia noon. Ayon sa dating Presidente Cory Aquino, "More than the money, it is the safety of the Filipino people that is our primary concern." Pagkaraan ng apat na taon, April 24, 1990, ang Pilipinas ay nakaranas ng power crisis. Nagkaroon ng malawakang blackout sa bansa na lubhang nakaapekto hindi lang sa mga mamamayang Pilipino, kundi sa halos lahat ng ahensya ng gobyerno. Balikan natin ang concern ng Administrasyong Cory Aquino na sinasabi na ang itinayong Bataan Nuclear Power Plant ay mapanganib sa mga mamamayan. Isa sa inalin tulad dito ay ang nangyari sa Chernobyl sa Ukraine na inabandona dahil sa nangyaring meltdown. Ang tanong, may posibilidad din bang mangyari ito sa Bataan Nuclear Power Plant? Ang sagot ay hindi. Bakit? Dahil ang Bataan Nuclear Power Plant ay may sariling steel containment. Isa ito sa malaking pagkakaiba sa Chernobyl Nuclear Plant. Dahil ang Chernobyl ay walang containment, ang reactor nito ay nasa warehouse lang. Kaya kapag nag-fail dito o nagkaroon ng meltdown, kakalat talaga ito sa environment. Pero sa Bataan Nuclear Power Plant, kung sakaling magkaroon ito ng leak, walang nakakalabas sa atmosphere dahil meron itong steel containment. Lahat ng hangin sa area ay hinihigop sa filter system bago ito i-exhaust sa atmosphere. Kaya kahit magkaroon ng meltdown, safe pa rin dahil mayroong steel containment na wala sa Chernobyl. Ang tanong, paano naman kung lumindol ito? So isa yan sa kinababaalan ng mga tao. Actually, ang bawat pader na makikita sa Bataan Nuclear Plant ay gawa sa sobrang kapal at solid na concrete wall at hindi gawa sa hollow blocks. At ang pagkakagawa rito ay earthquake proof. Kaya sobrang dekalidad talaga ang pagkakagawa rito at hindi basta-basta mayayanig ng kahit anong pinakamalakas na lindol na nangyari na sa kasaysayan. Isa pa sa kinatatakutan sa nuclear power plant ay nakakalason daw ito sa karagatan. May katotohanan nga ba ito? Alamin natin mula sa isang eksperto at nuclear advocate na si Mark Cuanco. Papatunayan niya kung may katotohanan ba ang mga pamahiin ng iilan na nakakalason daw ang isang nuclear plant, lalo na sa mga katubigan na nasa paligid nito. Halina't palanguin natin si Sir Mark Cuanco. Dito tayo ngayon sa Besnau Nuclear Power Plant, few miles outside Baden, Switzerland. Itong plantang ito ay gawa ng Westinghouse noong 1960s. Dalawang unit ito ng mahigit 350 kada isa na nuclear power plant, na mula noon hanggang ngayon ay nagpo-produce ng malinis at ligtas at murang nuclear power para sa bansa ng Switzerland. Mas luma po ito sa ating Bataan Nuclear Power Plant, at kaya po ako nandito para ipakita na wala pong nangyayari sa kapaligiran. Ang tubig dito ay hindi napopollute nitong nuclear power plant na ito. May isda dito sa ilog na ito, nagfi-fishing ang tao rito. Nagpi-picnic ang tao, kuminsan nagsi-swimming dito sa ilog na ito, at walang masamang nangyayari. Ako po ay nalulungkot na sa bansa natin, maraming
mga hindi katotohanan na sinabi tungkol sa ating Bataan Nuclear Power Plant, na kapag daw ang isang babaeng buntis ay lumapit sa Bataan Nuclear Plant habang umaandar, ay matutunaw daw ang bata sa loob ng tiyan ng babae. At ang mga isda sa dagat dahil sa cooling water ay mamamatay masisira ang kalikasan natin. Ito po ang nagpapatunay na hindi po totoo ang mga istorya na yan. So from history at saka itong concrete example, gusto ko pong ipakita sa ating mga kababayan na safe ang nuclear power. Doon po tayo nang galing kanina, nakita natin itong Benzhao Nuclear Power Plant mula doon sa kabila. Nandito naman tayo ngayon sa kabila at kung mapapansin nyo, nandyan po ang discharge ng cooling water nitong nuclear power plant na ito. Sumisipsip po ng tubig itong plantang ito sa ilog na ito para ipalamig ang makinarya sa loob. At pagkatapos pong napalamig na ng tubig, lumalabas po yung tubig at dito rin tinatapon sa ilog na ito na mas mainit na, siyempre dahil na-absorb na yung init ng planta. Gusto ko po sanang ipakita sa inyo ito para makita nyo mismo na walang masamang nangyayari dito. As a matter of fact, kung titignan nyo po dun sa baba, merong isang tao na nakatayo sa isang boat na maliit na nag-fishing. At ang balita ko po rito ay kinakain po ang isda na huli dito sa ilog na ito. Mamaya po, bababa po kami dyan at para mapakita po sa ating mga kababayan na ligtas talaga itong tubig na ito, bala ko pong mag-swimming dyan sa tubig na yan para mapatunayan na wala pong dapat ikatakot na ligtas itong nuclear plant na ito at itong mga tubig na dumadaloy dito. Galing po doon ang tubig papunta dito. So, dito po tayo sa downstream ng discharge ng cooling water nitong plantang ito. Kung titignan nyo po itong sa harap ko, meron pong simbahan dito at may malaking community na nakatira dito sa tabi nitong power plant na ito. 40 years na po itong power plant na ito na umaandar, na nagpo-provide ng power. Wala pong nagkasakit dito. Malusog ang mga tao rito at wala po silang reklamo. Sila nga po ang nagdidepensa nitong plantang ito na dapat manatili ito dito. At nagbigay po sila ng approval na magtayo pa ng isang bagong planta na doble ang laki sa plantang ito. Kung papasok kayo, mararamdaman nyo na dito sa malapit, malamig. Ngunit banda doon, kung saan ako napunta, merong dumadaan na mainit na tubig na galing sa planta. Feel na feel mo yung init na tubig na galing sa planta. And so, sana napakita ko today na walang big deal dito sa pagkaligtas ng tubig na dumadaan sa isang nuclear power plant. Yung sinasabi sa atin na mga masamang mangyayari, hindi po totoo yun. As a matter of fact, naniniwala po ako na itong tubig na ito ay napaka-safe na pwede itong inumin. Gusto ko rin pakita na itong tubig ay walang contamination na galing sa planta. Kaya, ito po. Nainom ko po yung tubig, walang masama po mangyayari sa akin. I hope na this effort can somehow convince o makumbinsya nga ating mga kababayan
na buksan ang kaisipan sa isang bagay na napakalaki ng impact sa klase ng buhay, sa uri ng buhay na pwede sa Pilipinas. Kung maging mura ang kuryente, kung maging sapat ang supply ng kuryente, walang papatid sa ating pag-asenso at progreso ng ating ekonomiya. Actually, hindi naman talaga concern sa safety ng mamamayan ang dating Pangulong Cory Aquino sa pagpapatigil sa Bataan Nuclear Power Plant. Sadyang politika lang talaga. Ito talaga ang tunay na rason. Bilin-bilinan ko kay Mrs. Corazon Aquino ay pagpatuloy ang Bataan Nuclear Plant kung maaari. Sapagkat I told her this is the solutions in meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking mungkahi at maalala daw ng taong bayan si Marcos habang andiyan ang Bataan Nuclear Plant. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayan ay paghihiganti. Huwag natin idamay sa bayan ng Pilipino. Kanya te balang araw, makikita ninyo, 20 years from now, baksak na ang Pilipinas. So matapos nyo mapanood ang paglangoy ni Mr. Cuanco sa tabi ng nuclear plant sa Switzerland, ano naman ang opinion nyo? I-comment nyo lang sa ibaba. Malinaw na meron ngang conflict of interest dito. Dahil bukod sa ayaw ni dating Pangulong Cory Aquino na maalala ng taong bayan si Marcos kaya itinigil ang operasyon ng Bataan Nuclear Power Plant, may personal interest din kasi ang mga ibang kaalyado nito. Tulad ng pinakita ko sa nakaraang video tungkol sa pagbenta ni Paul Aquino na tatay ni Bam Aquino sa lahat ng geothermal plants sa kumpanya ng mga Lopezes. Nakalaunan, naging presidente pa ito si Paul Aquino ng kumpanyang EDC na nakabili ng geothermal plants. Kaya nang bahalang umusga. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang na komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.